Phoenix Suns, ilalaglag nga ba itong si Chris Paul? Sa ngayon, marami talaga ang interesado kay Chris Paul. Nandiyan ang Dallas Mavericks, nandiyan ang Knicks, at pati na ang Lakers. Pero ayon mismo sa balitang inilabas ni Mark Stein, kung sakaling aalis itong si Chris Paul sa Phoenix Suns at pupunta sa Lakers, hindi siya tutulungan ng Phoenix Suns. Ayon mismo sa mga espekulasyon, isang sign-and-trade ang magpapapunta kay Chris Paul sa Lakers. At hindi mismo gagawin iyon ng Phoenix Suns upang hindi siya makuha ng Lakers. Parang ayaw mapunta ng Phoenix Suns itong si Chris Paul sa Lakers. Sa mga nakalipas na araw, naging matunog nga ang pangalan ni Chris Paul sa Lakers. Pero matapos na mag-propose ng Lakers para kay Russell Westbrook, lumabas ang balitang frontrunner ang Dallas Mavericks upang makuha siya. Pero yun lang kung siya ay aalis sa Phoenix Suns. At ayon naman sa mga NBA analysts, dahil bigong manalo ang Phoenix Suns sa NBA Finals, inaasahan na nila na aalis si Chris Paul sa Phoenix Suns. At kung sakaling mangyari man iyon, naghahanda na nga ang Phoenix Suns na kung sakaling aalis si Chris Paul para sa Lakers, hindi siya tutulungan ng Phoenix Suns. At samantala, sa ibang balita, ayon mismo kay Ryan Hollins sa kanyang pagkakaalam patungkol kay Bob Myers ng Golden State, hindi ito gagawa ng maling hakbang para sa Warriors. At ayon sa kanya, may malaking pasabog na gagawin itong si Bob Myers sa mismong draft night o sa offseason. Dahil as of now, marami talaga ang mga pangalang na uugnay sa Warriors. At dagdag niya pa, hindi na babahala at hindi takot na gumawa ng malaking pasabog itong si Bob Myers. And as of now, si Bob Myers lang talaga ang nakakaalam kung sino-sino ang kanyang bibitawan upang makakuha ng isang All-Star caliber na manlalaro na siyang tutulong sa kanila. Sa ating nakarang balita, mismong si Stephen Curry na ang nag-demand sa kanya na mag-trade para kay Bradley Beal kung sakaling ito ay aalis sa Washington Wizards. Pero maliban sa kanya, marami pa nga ang nauugnay sa Warriors. At ating malalaman yan sa mismong draft night, which is sa 29 na at ilang tulog na lang. At sa ating huling balita, JaVale McGee binasto sa isang interview. Sa pagsali ni JaVale McGee sa Team USA upang mag-compete sa Tokyo Olympics, ay kasama na nga siya sa listahan ng mother and son na naging Olympians. At kaya napatanong ang reporter ng The Athletic kung ang kanyang nanay ay buhay pa ba. At talagang hindi nagustuhan ni JaVale McGee ang katanungan na iyon. At sinagot niya pa na oo, buhay siya. At sinabihan niya ang nasabing reporter na napaka-word ng katanungan mo. Maging una sa ating mga balitang basketball, mag-subscribe na at like ang ating video bilang suporta. And as always, mga sir, mga ma'am, maraming salamat po sa panunod. Peace out!